Welcome sa Kaylin's Amazing Construction Ideas. Welcome sa part 2 ng pag-i-slab at dito sa topic natin ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa pagbabakal ng slab at sa pagbubuhos ng slab. So ano yung mga kailangan gawin? Ano yung mga preparation? Sa video ito, yan po yung magiging topic natin. So papakita ko sa inyo kung paano namin ginawa ng slab ang bahay na ito. Bago natin simulan tong video ito, huwag kalilimutan magbigay po kayo ng like at mag-subscribe na rin po kayo. Malaking tulong na po yan para sa channel natin. Okay, sisimulan natin sa paglalagay ng bakal. Ang sukat ng mga bakal na gagamitin natin. Meron tayo ditong ginamit na 16mm na bakal. Meron ding 12mm tapos 10mm na bakal. Ang 16mm na bakal at 12mm na bakal ay ginamit natin para doon sa biga natin. At ang 10mm na bakal naman, ginamit naman natin ito para gumawa ng stirrups para doon sa biga. 10mm din mga ka-ideas ang ginamit natin na bakal para doon sa ating slab. So ang pattern po ng mga bakal na yon, kailangan pong paikes. So maglalagay tayo dalawa, taas at baba, tapos isa ring pahiga. So magiging parang tatlo yon. Tatlo po yon na magkakasalungatan. Sapat na po yon para doon sa bakal ng slab natin, matibay na po yon. Okay, ilalagay natin yung 10mm na bakal natin na merong hook sa bawat dulo. At ilalagay natin ito sa silong ng biga. Ilalagay natin yan doon sa baba at doon sa pahiga. Pagkatapos itatali natin yan. Samantala, itong PVC na ito, yan ang gagamitin natin. Pampigil doon sa patak ng ulan na umaagos doon sa slab natin. Para protection ng slab natin ito doon sa tubig ng ulan. Para maiwasang dumaloy doon sa pader natin. So ganyan po yung proseso, ilalagay natin yun sa bandang dulo ng slab na canopy natin. Malibot po yan mga ka-ideas. At dito rin sa paghahanda natin, inilalagay na rin natin dito yung abang para dun sa kuryente natin, yung mga wirings natin. At makikita nyo rito, nasa gitna ng bawat kwarto, CR at kusina, yung paglalagyan ng ilaw natin. Ganon din sa may canopy na slab natin, nasa gitna rin ito. Tapos gagamit din tayo ng spacer mga ka-ideas. At yung spacer na to, gagamitin natin to upang hindi dumikit yung mga bakal natin doon sa slab. Isa po ito sa napakahalagang gawin dahil makakatulong ito para hindi masira ang ating slab. Hindi po pwedeng dumikit yung ating bakal doon sa ating forma dahil magiging dahilan ito mga ka-ideas ng pagkasira ng mga bakal sa loob ng slab natin. At ayaw nating mangyari yan. Okay, bago tayo magsimula, lilinisin muna natin yung ating forma. So, makikita nyo naman, kailangan maging malinis yan bago natin buhusan. So, gagamit tayo ng tubig para malinis iyon. Ito yung mga bakal natin. Tatlo yan na magkakapatong. Ganyan po yung gagawin natin mga ka-ideas. At itatali natin sa pamamagitan ng mga alambre. At nakaready na rin yung mga semento natin na pangbuhos habang nililinis na natin itong forma na paglalagyan natin. Makikita nyo naman dito sa amin, wala tayong ginamit dito na mixer. Kaya umupa tayo ng maraming mga labor na taga rito rin sa amin. So sila yung makakasama natin para sa pagbubuhos. Sinamahan din nila tayo sa preparation bago maglagay ng buhos. Nag-cut din tayo ng mga panali gamit ang alambre. So sa mga alambre na to, shortcut method na yung ginawa natin. Ito yung pagtatali, tapos i-divide, tapos ika-cut natin gamit yung grinder o kaya naman regarding bakal. Para maputol po natin yun. So, mas mabilis na proseso yan. Pero ingat lang kayo dahil medyo matalim-talim yan.
So, ang gagawin natin, itatali natin to. Gagamit kayo ng ganso, ang tawag namin dito, ganso. Itatali nyo yung mga alambre na yon doon sa mga bakal ng slab natin. Ikukunikta nyo rin iyon doon sa bakal ng mga biga. At yung mga bakal natin doon sa slab, nakahook din po yon bawat dulo. Para sa mixing ng gagamitin natin sa pagbubuhos ng slab ay 1, 2, 3. Ano ang 1, 2, 3? Ang mix ratio na po ito ay ang standard na timpla ng pangbuhos. Yung 1 is sa semento, yung 2 is sa buhangin natin, at yung 3 para naman sa grava natin, mga bato. So ang gagawin nating unang mixture is yung 1 and 2, semento at buhangin muna. Nilalagyan din natin ito ng Sahara. Pwede kayong maglagay ng Sahara bilang waterproofing doon sa semento ninyo. So ang pagmimix ng Sahara, sa isang semento, isang Sahara din ang nilagay natin. Iminimix natin yon kada nailalagay natin yung isang semento at mga buhangin ito. So imimix natin yon, tapos kapag na-mix na natin, binubutasan natin ngayon yon. At doon naman natin inilalagay yung mga grava. 3 grava kada isang semento. Pagkatapos lalagyan na natin ngayon ng tubig at ibababad ito. Okay, dako na tayo ngayon sa pagbubuhos. Sa pagbubuhos naman, mga ka-ideas, kakailanganin nyo ng bara. Okay? Tapos, kailangan nyo rin ng tansi. Ang tansi na to ang magsisilbing guide po ninyo. Kung paano tayo nagbubuhos sa ground, pareho lang din po dito sa slab. Kailangan nyo rin po ng tansi bilang guide ninyo at gagamit ng bara para ma-plane po natin at pantay na pantay yung ating slab. Ayaw naman siguro natin magkaroon ng slab na uka-uka o kaya naman may parating malalim. Kaya kahit nakakleve yan, nakakleve, kung hindi rin maayos ang pagkakabuhos, sigurado po yan may maiipon pa rin tubig. Yung mga tansi na to, ina-adjust natin to kada uusod tayo kapag tapos nating buhusan yung isang parte. So yun yung gagawin natin, ano? Siguraduhin po ninyong naka-level o nasa level yung paglalagay nyo ng tansi. Kaya nakasalalay dyan yung buhos ninyo. Kailangan din po, mga ka-ideas, na ang buhos ninyo ay matatakpan yung mga bakal. Dapat walang nakausling bakal ng biga. Dapat matatakpan po natin yan. Dito sa ginawa natin ito, hindi na natin pinutol yung mga bakal na nakaangat. Ang rason po nyan, mga ka-ideas, is sa future, maaring gustong lagyan ng amo natin nagpapagawa ng rest house nila, kasi pwede yung paglagyan ng rest house o kaya naman pahingahan, pwede po yan. Kaya kung gusto nilang lagyan ng hollow blocks, naka-prepare na po yan, naka-ready po yan. So hindi na namin na-less, pero kung gusto yung permanent na talagang bubong yan, i-cut nyo lang po yung mga bakal. Yun lang po. Okay? Pag medyo natutuyo na yung buhos dun sa slab ninyo, huwag nyo na pong antayin mabuhusan lahat yan. Pwede nyo na pong rodelahin yan. Kailangan nyo tansyahin kung okay na ba yung tamang basa ng halo bago po kayo mag-rodela para mapakinis po yon. Ang purpose din nun, para makita ninyo yung mga parting lumubog. Kapag binubuli po nyo yun, makikita nyo kung saan yung parting malalim at parting mga sobra yung pagkakalagay. So, aayusin po nun yung mga hindi magandang pagkakabuhos. Yan. So, ganyan po yung proseso nyan. Ulit-ulitin nyo yan. Pabarahin, rodelahin pag natuyo, hanggang matapos. So, panoorin po nyo kung paano namin tinapos to. More moments later. So yun po yung simpleng explanation para sa paglalagay ng o paggawa ng slab, pagbabakal at pagbubuhos. Sa mga hindi pa nakanood ng part 1 ng video na ito, panoorin po ninyo. Lalabas po yan dyan sa screen natin. At click nyo lang po yan. At huwag nyo rin pong kakalimutan na
iwanan ang video na to ng like. Malaking tulong na po yan para sa akin, sa mga ka-ideas din natin at sa mga boss natin dyan na hindi pa nakakanood ng mga videos natin. Sana'y ma-share nyo rin sa kanila at malaking tulong ang like po ninyo. At subscribe na rin kayo mga ka-ideas kung bago pa lang dito. So yun po, maraming salamat sa panonood ninyo.